I-compare itong dalawang cream concealer. Yung nandito sa may right side ko is itong Nars na Soft Matte Complete Concealer. And yung nandito naman sa may left side ko is itong The Body Shop Matte Clay Full Coverage Concealer. So dito muna tayo sa may Nars. Sabi dito, natural look, high coverage. Yun nga, full coverage concealer siya. Meron siyang soft focus na blurring effect. And nakaka-cover siya ng mga redness, discoloration, hyperpigmentation dahil nga mataas yung coverage niya. And meron siyang collagen boosting peptides, hyaluronic acid, at saka vitamin A, C, and E. And still natural pa rin yung coverage niya. So nung ina-apply ko siya kanina, sobrang konti lang, kahit konti lang yung kunin mo, mabilis siyang nakaka-cover. So, mataas nga talaga yung coverage niya. Hindi ko masyadong kinapalan kasi konti lang yung kinuha ko pero parang medium agad yung coverage niya. Nag-stop na ako doon. Hindi ko na masyadong dinagdagan pa. And mabilis siyang i-blend. And yun nga, meron siyang parang soft focus na effect. And smooth siyang tignan. So, ayun, medyo maganda siyang i-apply. Dito naman tayo sa my The Body Shop. Vegan siya na matte clay concealer. Lightweight siya, breathable. Meron siyang tea tree oil para dun sa mga blemishes. So sa part ng face, pwede siya. Full coverage na matte yung finish niya. And nakaka-conceal siya ng blemishes, dark circles, sweat and humidity resistant. And breathable siya. Nung ina-apply ko to kanina, yung The Body Shop, medyo kailangan makailang kuha ka para makakover siya. Compared dito sa my Nars, parang feeling ko ha, mas higher yung coverage ng Nars. Yung sa my The Body Shop, mabilis siya mag-set. Medyo hindi siya mabilis, hindi siya magandang mag-glide. So, kailangan pag ina-apply mo siya, medyo mabilis ka kasi nga nagsiset siya kagad. Yun, tapos hindi niya masyado na-cover yung dito. Dalawa kasi yung meron ako. Meron ako nitong 026 at saka meron ako nitong 021. Yung 021 medyo pinkish. Yung 026 yellow. So, yung pinkish medyo dinagdag ko dito para makatulong na mag-correct nung parang dark na line ko dito. Whereas yung sa my Nars, isa lang yung ginamit ko, na-cover na niya lahat. And ayun nga, yung sa The Body Shop, nakailang layer ako, pero at one point nag-stop na ako kasi baka masyado na siyang mag-cake up. So dahil guys, meron akong eye makeup and meron din akong makeup dito sa under eye area, medyo mahirap makita kung may creasing yung dalawang concealer. Kanina, yung first 4 hours, akala ko mahirap makita yung concealer dahil naka-eye makeup ako, meron akong makeup dito sa ilalim ng mata. Yun pala, yung first 4 hours, walang changes sa kanilang dalawa. Ngayong pang 8 hour, ayan na, nag-crease na silang dalawa ng malala. Parehas lang. Mas parang basa lang yung, or oily lang yung bandang loob ng crease nitong The Body Shop.
And ito namang Nars, ayan, may crease din siya, pero hindi mukhang oily. Pero parehas lang silang malalim yung creasing. So, sayang. Pero siguro I will try to use them na lang sa ibang part ng face ko. In terms of sa consistency, mas gusto ko yung consistency ni Nars. Mas mabilis siya mag-glide. And konti lang yung kailangan mo na cover. Ako ah, na-cover na niya yung under eye circles ko. Whereas yung sa My The Body Shop, mattifying siya. I mean, masyado siyang matte and medyo mahirap siyang i-blend for me. So, maganda siguro siya sa face. I will try different ways of wearing it kasi sayang eh. Pero, ayun nga, parehas silang nag-crease, parehas lang na malalim yung creasing, mas oilier lang yung crease nitong The Body Shop compared dito sa Nars. That's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!